Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagkabang ng mga readings ko. Okay, so this is a general love reading for everyone na makaresonate ng reading na to. So hindi lahat, okay, makaresonate sa reading na to. So take what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa, this is a timeless reading. So kung kailan nyo ito mapanood, if nakaresonate kayo, then this message might be for you. So I'm going to pull one card of this oracle card called soul connection with the two hearts, when two hearts meet. So what is your soul connection, guys? Attraction. Okay, divine soul counterpart. Attraction transcend superficiality. So there's an attraction between the two of you. So I'm going to pull an island time wellness oracle card. Let's see what is the situation here. Both, okay, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. So there are closure issues, could be, let's see kung ano to. Let's see what's the situation. Let's start with the tarot card. What is happening? What is happening sa inyo? Dami. Okay, ang bigat ng problema na pinagdadaanan ng relasyon ninyo ngayon or pagsasama ninyo ngayon. I can see here, hindi, parang imbalance connection. Yeah. Might be imbalance connection sa family ninyo, sa marriage ninyo, sa commitment ninyo, sa relationship ninyo. Paano maging happy and complete? Okay? Paano magkaroon ng successful relationship? Nagiging imbalance kayo, nagkakaroon kayo ngayon ng problema. I think may mga bagay dito na hindi sinasabi, tinatanong na, nangungulit na sa kakatanong, kaya lang hindi ganun kaseryoso na nag-open up yung isa sa inyo dito, whoever it is, takes what resonates. I think meron din dito na parang nakokonsensya sa cheating or nagsisihan yung cheating, or it's either andun sa point that one of you, okay, ito yung nagigets ko, one of you is guarded, parang the other person wanted to na maayos kayong dalawa. You are fighting, you are arguing about things. Might be this is you na you knows about what he's doing or she's doing already. Might be meron siyang iba and you are in a healing process. You are like become the high priestess here. You observe. You wanted to end the cycle, to have a changes in your life already. Ang bigat na to para sa'yo. Nagiging imbalanced. Hindi ka na nakapag-focus sa mga bagay-bagay. And I think this person is like nagsisisi siya sa mga nangyari. Nagsisisi siya sa mga nagawa niya. I think there is really cheating involved here. Kaya kayo nag-aaway. So, I think you wanted na parang to rebuild yourself. You wanted na unahin yung sarili mo this time. And parang feeling ko iniuwasan mo yung person na to. And that person wanted na maayos kayong dalawa. Kasi para sa iyo ang bigat na kasi sa mga nangyayari. There is a third party involved. You are not talking right now or
you are not accepting this person's offer right now. So let's see more. Oops, ang dami. Very slidey. Okay. So I think that this person nagkakaroon sa kanya dito ng realization, spiritual awakening, wake up calls, clarity about your connection, your relationship, yung pagsasama ninyo, yung pagmamahalan ninyo, and he wanted to offer or she wanted to offer you a victory this time para maging fair or para magkaroon ng peaceful yung situation ninyong dalawa. He wanted or she wanted to give you the truth. Minsan na kasi na hindi niya alam kung saan siya patutungo dito. And this time parang andun siya sa point na he wanted na mabalik kayo sa dati. Naibalik yung dating sparks ninyo. Maibalik yung dating pagmamahala ninyo, yung happiness ninyo, kaya he's there. Pinag-iskipan niya to ng maayos and nakita niya yung worth mo, kaya gusto niyang ayusin to. But the thing here, in your part, gusto mo na nang mag-take the leap of faith towards a new beginning of your life. You wanted to move on. You wanted to focus on your goals, your life this time. Okay, I can see here that this person really felt na parang ang gulo nyo na. Parang nakaramdam din siya dito na gusto niya talaga na mag-offer na sa'yo ng pag-aayos. May balik na kayo sa dati. And gusto niya even na maging honest sa'yo this time. Na bigyan ka ng justice about what happened. Na maging fair na siya sa'yo this time. He wanted to offer you talaga a new beginning, but he also felt or she also felt here na nawawasak na kayong dalawa. Bakit? Kasi ikaw gusto mo na, ayaw mo na siyang tanggapin eh. Ayaw mo na tanggapin yung offer niya. Andun sa point na gusto mo na mag-move on, iniwasan mo na siya, you are guarded this time. And ito kaya feeling niya parang nawawasak na kayong dalawa and magulo na. So, meron naman nakikita ko dito sa person na to na he is deciding, nagde-decide siya dito to focus on this situation kasi he or she really want na magkakaroon kayo dalawa ng celebration together. Alam mo yung matapos na to and he could offer you new beginning and magkakaroon na kayo ulit ng rebirth. Yung nakita ko dito sa situation na gusto niya mangyari. Mag-umpisa kayo ulit, you know, to have a rebirth. But honestly, he's not sure about this. Or she or he is not sure about this kung mangyayari pa ba to. Kasi nga ikaw, nagkakaroon na sa'yo dito ng gusto mo nang mag-move on. I think nagtatalo na kayo. Wala nang
wala ka ng tiwala sa kanya, every time siguro nag-approach siya sa'yo, parang andun sa point na hindi ka na naniniwala or palagi na lang kayo nag-argue about things. So, the feeling of this person this time is he or she just really want na parang mabigyan ka ng katotohanan, to be honest with you this time. Kasi gusto niya na mag-offer sa'yo ng pag-aayos. But, yun nga yung feeling niya, parang dahan-dahan na kayong nawawasak na dalawa because of what he or she did, cheating. Okay? So, let's see about your part. Sorry about that, Ingay. Actually, dapat kanina pa ako dito. Kaya lang nag-brown out dito sa amin. Let's see about your feeling. You are confused here. Okay, you might be a Libra, Gemini, Aquarius. Okay, Aquarius sign I can see here. Libra sign I can see as well. Sun, Moon, Rising, Venus. So, you are confused here. Kung ipaglalaban mo pa ba to or hindi na, honestly. Even if binabaliwala mo yung sinasabi niya, even if you gave this person parang cold situation, parang para sa'yo, you left this person in a cold every time. Gusto mong iparamdam sa'yo, sa kanya yung coldness ng sitwasyon na to. Gusto mong iparamdam sa kanya na wala kang pakialam. Parang ganong mga bagay. Parang binabaliwala mo siya every time. Kasi andun din sa point na you wanted this person to learn. Or you might be dealing here with a Libra, Gemini, Aquarius, or an Aquarius sign. So, you want this person to be responsible enough to handle relationship or situation or marriage, kung ano man meron sa inyo. Gusto mong maging matured enough siya. Gusto mong maging responsible siya. Gusto mong gawin niya to do the action, not just to say it, not just to promise it. Something like that. And dun sa point that yung focus mo dito every time is parang andun sa point na you wanted to gain strength na ayusin din to. But the thing here is hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo, whether to accept this person or not anymore because you wanted to move on already. May mga options ka dito about decision pero hindi mo pa alam kung ano yung pipiliin mo dahil confused ka pa kung paglalaban mo pa to or hindi na. Parang you wanted to focus on the things that you want in your life yet the thing here, nag-away kayong dalawa, nagka-argue kayong dalawa. And dito ka parang naiisip mo to palagi. You also wanted to have that this person will going to offer you a new beginning. You're still very connected to this person. Alam mo yung sometimes you wanted that this person na hindi ka niya tigilan. Alam mo yung gusto mo mangyari dito na parang nandyan siya para kausapin ka, para to beg you to forgive him or her. Gusto mo yung matuto siya sa mga lessons niya. Gusto mo yung magsisi siya sa mga nagawa niya. Nakita ko kasi dito, parang you still want to accept this person. You're still very much connected to this person with a divine soul counterpart. Might be this is your divine soul counterpart. You're still very much into this person. Mahal mo pa din to. But the thing here is, nakafocus ka sa arguments ninyo.
sa away ninyo, sa gulo ninyo. Doon ka nakafocus eh. Parang hindi ka tumingin ng other perception sa story ninyo na baka may purpose kung bakit nangyari yon. And to understand things, to talk about things, to forgive or accept things, situations that is happening in your life. What yung focus mo dito is yung mga nangyari, yung sakit na binigay niya sa iyo. And what you really want here is for this person to learn, you know? And kaya nagiging matigas ka dito. Hindi mo siya tinatanggap and pinapakita mo sa kanya na nag-move on ka, na gusto mo nang mag-move forward, gusto mo nang i-end tong cycle na to. To have a new beginning of your life, to take the leap of faith. Pero ang bigat nito. Ang bigat to para sa iyo. Kahit ganito yung nangyayari sa iyo, hindi ka pa din nakaka-focus. Dahil you also want this relationship or this commitment will work. Okay, so tignan natin kung ano yung kailangan mong malaman about this connection. So with the oracle card here, this is the moving on and closure issues you wanted to do. Nasa point kayo na nandito kayo sa moving on and closure issues. This is what you want. And you really want what you need. So, let's see. Ano yung kailangan mong malaman about this connection? Okay, so I can see here that you are going to proceed talaga, progress, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue, and this is it. This is what you are going to expect. At ito yung kailangan mong malaman. You can be this way. Pwede kang makapag-move on. You can enjoy your life without this person. Mag-move on ka. Pwede itong mangyari talaga. And pwede mong makuha yung gusto mo. With the Four of Cups, andun sa point kasi hindi mo na na-appreciate yung mga nangyari. Especially, I can see like might be cheating ang meron dito. Hindi mo na na-appreciate yung mga nangyari. Parang feeling ko dito is there is an option. It's either ikaw yung naging option or mayroong option sa connection ninyong dalawa na hindi alam kung sino yung pipiliin. And you want might be that this person will going to beg you to choose you and to change for you. Pero feeling ko ginawa mo ng lahat. Naglakas loob ka na i-fix yung situation or naglakas loob ka na dito na ipakita sa kanya kung yung worth mo, you know, yung value mo. Pero parang nakikita ko dito, hindi mo pa rin na-appreciate yung mga sagot sa sitwasyon na gusto mo. Parang kung ano yung na-arrive, parang hindi mo siya na-appreciate. Andun pa din sa point na feeling mo, hindi ka pa din mapipili. Feeling mo parang meron pa ding option, meron pa ding kailangan pagpipilian. Feeling mo parang hindi ka pa din deserve sa pagmamahal niya. So, andun sa point that you wanted to take the leap of faith towards a new beginning of your life and leave this relationship and totally na mag-decide to end this already. You might be an LDR.
So, I can see here na meron talagang clarity dito from your person. And might be there is a past of this person na you really wanted that. He wanted, you wanted that he will choose you. You are waiting for this person. You are waiting for a sign. You are waiting for a sign na maging matured enough siya to choose you. Pero I think dito na parang wala kang nakukuhang magandang sagot. Wala kang nakukuhang magandang outcome. Okay, so whether you are the wife here or you are the third party, takes what resonate kung saan kayo naka-resonate, okay? Wala kang nakukuhang pagbabago sa kanya, kaya parang andun sa part na you just really willing to end this relationship, end this situation or marriage, and to proceed towards your goal. So, I can see here na parang andun sa point na you are most focusing on your fights, your arguments, and na yung parang andun sa point na you are focusing on this person na parang hindi ikaw yung pipiliin, yung magulo na kayo, yung parang you believe na ginawa mo ng lahat pero wala pa din nangyayari sa inyong dalawa. So parang ganun yung mga focus mo, kaya mostly mas napupush mo yung sarili mo into moving forward, moving on, and to wanted to focus on yourself, wanted to end this cycle, wanted to walk away, kasi palagi mong nararamdaman na wala na, hindi ikaw yung pipiliin niya, and I think meron na ding clarity sa'yo, and once nagkaroon na ng clarity sa'yo, parang andun sa point na wala ka ng tiwala, parang hindi na to, wala na to, hindi na ako yung pipiliin nito, parang magkagulo at magagulo na kami, na palaging may merong kailangan pipiliin, na palaging may disappointments, parang kailangan na something like that. Hindi mo na nararamdaman yung kung ano kayo dati, hindi mo na nararamdaman kung gaano kayo nagmamahalan before. Even if this person will come and to approach you, to beg for you na magkaayos kayo, na maayos kayo, even if magkakaayos man kayo saglit, pero parang pakiramdam mo, hindi na siya katulad ng dati. Ibig sabihin, parang kulang na kayo sa attractions, kulang na kayo sa time para sa isa't isa, because nagpo-focus na lang kayo or nagpo-focus ka na lang dito sa arguments ninyo or sa clarity na nalalaman mo. Parang palagi ka na lang nag-overthink na what if hindi ikaw yung bibiliin, what if naloloko siya, what if nagsisinungaling siya sa mga sinasabi niya. So pag ganitong sitwasyon, wala na, hindi na to talaga mag-work pag ganito. If you will not going to find another way na maayos yung relationship ninyo, mahulog talaga kayo sa ending nito. Lalo na if you are an LDR, if ever. Okay, hindi naman to para sa lahat ng LDR. And hindi din to lahat LDR, okay? So, I think you will going to end the cycle and to have a changes in your life here. Parang nakikita ko dito, this person love you naman, mahal ka naman niya, and he wanted to try to, kaya lang hindi mo siya binibigyan ng chance na to prove it to you, kasi mas every time na lang konting parang feeling ko sa reading na to, konting diferensya, iba na yung iniisip mo agad, parang mawawala lang ata siya or hindi lang siya magkipag-communicate sa'yo. Parang naisip mo, baka nandun na naman siya sa isa. Kasi meron ng clarity dito eh. So, parang to the point na dahan-dahan na nawawala na ng attraction, nawawala na ng saysay yung relationship niyo, at nahuhulog na talaga siya sa coldness. Nagiging cold na kayo because of this. Okay, so what is the advice of of a tarot card, this tarot card.
Okay. So, I think the advice here is, kung sakaling hindi man kayo mag-work together, try lang. Try nyong i-work ito. Try mong ibalik yung mga happiness niyong dalawa. Kung paano kayo nagmahalan before. Try mong to have a time together. Both of you go out with the date. And spend time with both of you or with your family kung you are married. Time to parang i-reminisce ninyo yung nakaraan ninyo, yung pagmamahalan ninyo, and to have time for each other. Yung hindi na lang problem yung iniisip nyo, try nyo ibalik yung kung ano yung dati. Kasi bakit nakikita ko naman sa feelings ng person mo dito na he wanted to be honest with you, he wanted to be fair with you this time, you know? Gusto niyang ayusin eh. Gusto niyang ibalik yung dati. Gusto niyang maibalik kayo sa dati. Kaya lang naramdaman niya din na parang wala na. Naramdaman niya na parang mawawasak na talaga tong relasyon na to or pagsasama na to. Ganun ka din naman. Kaya yung feeling mo dito confused. Gusto mong magbago siya. Gusto mo na maging responsible enough siya sa kung anong meron kayong dalawa sa relasyon ninyo. Pero feeling mo din na cold na. Parang every time nakafocus ka na lang sa away, nakafocus na lang kayo sa argument, sa mga nangyayari sa inyong problema. And parang yun din yung feeling mo na wala na. Cold na yung situation. Ganun din siya. So pag ganun yung nararamdaman ninyo parehong dalawa, walang mangyayari sa inyo. So yung advice dito is try to reconnect. Okay, if you are divine soul counterpart, this is your divine soul counterpart. Sorry. You try to reconnect to each other, have time to each other, meditate together, or para hindi kayo mahulog sa separation, para hiwalang aalis dito. Kasi kung hindi nyo gagawin to, dito talaga kayo babagsak sa separation, and one of you will going to walk away. One of you will going to cheat pag mawawalan na kayo ng time sa isa't isa. So, if you want that, mabalik kayo sa dati, reminisce your past, you know, your memories, your happiness, you know, yung gaano kayo kasuporta sa isa't isa. To change things, perspective in your relationship and your marriage, try to do some effort na magkaroon kayo ng rebirth. Ibig sabihin, itapon yung mga nakaraan and to start a new empire of your relationship or your marriage or yung pagsasama. Parang tudukan na ang mga dapat tudukan, ayusin yung mga dapat ayusin, i-open up yung mga dapat i-open up para matapos na. So, parang andun sa point na move forward towards your relationship, towards your marriage or yung pagsasama ninyong dalawa. Even if you are not together, even if you are an LDR, it can work. Nag-work din naman yung LDR. And even if may mga confusion sa inyo dito, you're still going to try kasi pagsubok to eh. This is a part of your tests in your relationship ng universe sa inyo para mapakita or mapatunayan ninyo kung gaano kayo katatag bilang divine soul connection. So dito nyo mapakita kung gaano kayo ka-strong as a couple, gaano kayo ka-strong na kahit anong pagsubok ang ibabagsak sa inyo, kaya ninyo. Pero kung hindi ninyo, parang magiging weak kayo and palagi na lang kayo nakafocus sa coldness, sa away, sa mga negative things and overthinking meron dito, stressful situation, parang nawawala na, natatubunan na yung mga pagmamahalan ninyo, yung happiness ninyo, yung alam mo yung pagmamahal nandyan lang siya pero natatabunan siya ng sakit, ng away, ng yung wala ng tiwala, you know, natatabunan na siya ng mga ganun. Parang yun na yung pumapasok eh. Yun na yung pumapasok sa relasyon ninyo. Pero yung tapos yung ano, yung pagmamahalan na yun, yung true divine connection ninyo, nasa loob na siya, na parang nasa loob na siya ng darkness. And
if ganito yung kung hahayaan nyo lang to na mangyari, ito talaga yung mangyayari pag hiwalay talaga kayo. So, kasi honestly, in this connection, sa reading na to, there is still a chance eh. There is still a chance if you're just going to take the leap of faith na ayusin to. Huwag hayaan. You can have space para makapag-isip and ayusin yung mga dapat ayusin. Pero hindi naman pwede na ikaw lang yung mag-work dito. Dapat both of you. Kasi hindi pwedeng ikaw lang din kasi syempre, talong-talo ka kung ikaw lang yung naghahawak ng sitwasyon, ikaw lang yung gumagalaw dito. Kung ikaw lang yung kumakapit, huwag ka na lang kumapit, 'di ba? So, kung both of you naman, kung nakikita ko naman dito na parang willing naman din na makipag-work out sa iyo yung partner mo, then try also to help your partner na mag-work out kayong dalawa kasi nobody's perfect. Lahat tayo nagkakamali. And everybody deserves second chance. Okay? Kung ganito lang naman yung sitwasyon, wala namang physical, mentally bullied or anything na nangyayari sa inyo, then you can work it out. Pero still, I still believe in if it's really meant to be, it will work out. Yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.